So what's up mga ka-review, this is Ken Saki TV at ngayon gagawa tayo ng isang video reaction dito sa controversial na laban ni Asi Pepe versus Unico, no mga ka-review, sa Sunugan, Kumo. Ito yung live sa Kumo, no mga ka-review. At alam niyo naman, kilala niyo na rin naman tong si Asi Pepe ay isa sa mga gumawa ng diss track sa kabilang kampo, no, sa Dunggalo. At ito si Unico is talaga magaling din naman siyang rapper, no, mga ka-review. So, atin ang panoorin itong battle na to at talagang nilamon ng buo itong si Asi Pepe na ang akala ko pa naman ay magpapamalas siya ng kagalingan, no, sa pagdating sa rap, dahil yun nga, no, sa bagay yung mga diss track niya naman na pinabato, pag pinapanood ko, medyo hindi naman matalim, hindi malakas tumama. So talagang pagdating dito sa Sunugan o Flip Top, kung papasok siya, is talagang lalamunin siya kung ganito yung estilo. Dapat medyo may baon. Hindi ako rapper, pero marunong akong tumingin at marunong akong magbasa ng mga para na kung saan pwede kong bigyan ng points, dahil syempre kahit sino naman kaya namang magbigay, no, kung ano talaga yung malakas na bara at hindi. Dahil since bata pa naman ako is mahilig na talaga ako sa rap music. Lalo na so, noong kasibulan ng mga 90s era, no, like Death Threat, Ghetto Dogs, etc. Basta marami pang iba na makaka-review. So, wala na tayong inaantay at atin ang panoorin ito, no? So, intro, pasok! So, yun mga ka-review, atin ang simula na, no? At himay-himayin natin itong laban na ito ni Asi Pepe. Pepe pala. Yes, yes, yes! Ladies and gentlemen, welcome to Sunugan Sakumu. I am the Poutine Kalabao, aka Dream Thug. Dream Thug. And this is the battle rap tournament where the winner gets to take home 200,000 straight cash. So right now, with no further ado, I introduce to you Ace Pipes. Yeah. Yeah. Malaki-laki din pala ang premium dito, no? And his opponent for the evening. Welcome, the one and only Unico. Yeah. Okay, ladies and gentlemen. Unico. Heads or tails? Whoa, okay, whatever he says. So, yun dito, no, mas pinili ni Unico na mauna si Asi Pepe. Pepe, Asi Pipes. Hey, let's get it popping. Game. Okay, balita ko, kada laban ito masama loob sa tihip. Akala mo, talentado talaga. Ako nga, binigyan lang ni Luli na kakainin ngayon sa laban, di ako nagreklamo sa kanya. At alam mo ba, nang dahil sa laban na to, nagambala ako sa kakadis. Pareho yata ang hawak to ni Luli. Napakagaya pa yung battle ko, sana... Correct nyo po ako, comment lang kayo kung pareho. Ginawa nyo na lang alas 6. Ikaw yung tipo ng makatang sa battle lang nakasandal ng pagiging rapper. Kapatid ko ba to sa music? Ito'y sampal, huwag kang feeling, brother. Hindi lang to basta umaambal na sakmal. Nagpatalim ng sariling pangil. Ani mo'y pitbull sa village na tinapat lang sa askal ng katabing squatter. Medyo ano, no? Kung titignan mo yung mga banat niya, parang simple lang. Hindi siya ganun ka, ano, kasakit, no? Kasakit bumaon. Kaya kung iniisip mong ka-level kita, pwede ba? Sumasala ka na sa Flip Top, pero mas may garap pa ako sa'yo, Lechika. Dapat ka sana humungo yung pananim, ikay maswerte ba? Abamalas ko naman,
Kahit pala matalo kita, wala akong aanihin na peste na. Kamumuno. Okay, okay. Asintado, okay. Kahit yung mga di ko binabanggit, tinatamaan. Madalas sa akin dinadaanan, hinaharangan, tinatapakan. Okay. Madalas kinakalaban pero di masapawan. May personal... Di masapawan? Di ba parang nilampaso to ni, ano, ni Kiki, at saka ni Balasubas? Mo, matagal na sa akin ginagawa yan, di tatalabyan. Palibasa sa'yo, walang may pake kaya di na kailangan. Mas pinili ko na lang tapusin ka, ganyan kita pinag-aralan. And dito ko na, ano, no, na parang pumasok bigla sa isip ko, no. Bakit kaya hindi na sumagot si Asi Pipe sa, ano, sa mga diss track ni Kiki Ibarra at ni Balasubas? Ano kaya ang dahilan, no? Tinanggap niya na ba talaga yung pagkatalo niya sa diss track, kaya pumasok na lang siya ng rap battle. Punta ako sa YouTube channel. Tama ba, no, mga ka-review? Pa-comment ako yung kung tama yung sinabi ko kanina na bakit, yun nga, yung tanong ko na bakit hindi na siya sumagot sa mga diss track sa kanya, no, mga ka-review. And, yun na muna. Channel mo, para ako nakarating ng payatas ang putya. Yung mga laman patapon, sobrang baho, daming track ng basura. Pati hindi raw ito si Unico. Tatlo-tatlong rapper ang katumbas. Ako yung napamura. Tatlong rapper ang katumbas pero banu sa pagtugma. Ano asal batuta? Support ka pa tumira, magsalsal ka. So dito, binanggit niya rin yung isang, ano, isang grupo na kung saan isikat nung 90s, no, era, no? Yung Salpakuta. And, siyempre, ang Salpakuta naman talaga, nakatatak na yan. Kahit sa mga kabataan, sa matanda, kalimit pa ang kantahin ng mga kanta niya sa video, okay, no? Mga ka-review. Muna, galing ka lang sa tamod na... Minsan talaga, mayroong mga baguhan na hindi marunong lumingon, no? Doon sa mga root ng rap industry. Kasi, ang alam lang nila, pagaling sila, no? Mga ka-review. Yun lang yung minsan napapansin ko pag mayroong mga sumisibol na mga batang rapper o sumikat na, no? Kumbaga, hindi na nila tinitignan kasi tingin nila sa sarili, magkaiba tayo ng style, eh mas magaling ako sa'yo. Pero kung aaralin mo yung root ng rap, hindi yun mabubuo kung walang nagsimula. No, tama ba ako, no, mga kapatid? Kung sino-sinong rapper, anak ka ng puta! So, yun, medyo na-choke. Ayun, na-choke na. Nabilao ka na si Ase Pek-Pek. Yun, patay. Sabi mo yung insight? Imbis na lang. Yun lang. Ayun lang, no? Medyo alanganin siya ron sa unang round kasi nag-chop siya. Next camera action, biglang may MP lights at saka condom. Saan tama nito? Saan data na worth it pero yung tugma pang tanga? Alam mo ka rin yung tugma pang tanga? Mukha kang mangga. Kaya ba lagi kang nakatingala pag kumakanta? Tsaka napansin nyo rito, no, mga ka-review, no? Ngayon ko lang, kanina ko pa kasi pinapakinggan. Siguro ito si Asi Pipe may ano, pinaglihi ito sa ano, sa toko. Kasi panay ang ano ng dila eh. Pwede rin sa sawa. O kaya sa ahas. Kasi ano yung ganun na gano'n? Ang lakas ng trip ng mannerism ng taong to, no? Hindi ko naman talaga kailangan ng break eh. Patay ka, humarang ka pa. Akapela, ubaasa kang gagaan yung mga linya ko porque walang bit-bit. Kung matibay ka, yung mga bar ko mismo ang tatapik sa yung dibdib. Doble ang sakit, natatama sa iyo, ganyan kasiksik. Yung inaasahan mong magkakalat sa laban na to, hindi mo kayang ilipit. At yung itsura nito, hindi ko na nasulatan. Anong mapapala ko sa pagmumukha niya ng laban dito, pahusayan? Hindi ito pa... Masanay ako dun sa, ano, sa rap battle ng sunugan, ano, na merong beat. Parang, kasi pag may beat, parang nakakadagdag din siya ng buhay. Siguro nung mga time na, ano, na may free pa lahat, no, maraming nanonood, ganda talaga yon. Kaso ngayon kasi is, more on sa ano na lang yata, sa studio na lang ito ginaganap dahil nga sa pandemic. Sana matapos na yung pandemic para magbalik na yung buhay ng rap battle. Pahabaan ng bago. Rap artist natin para makapagsimula na sila, no, ng live.
ka, yung undas pa talaga na mapapanood. Ba, sa katunayan, magpasalamat ka na lang at tinanggap ko tong laban na to kahit wala na akong dapat matunayan. Pagtapos ko na magkulong sa aking silid upang isipin ang mga mali ko, ako'y... So yung ano, yung first round no, kay Asi Pimpe, siguro kung bibigyan ko siya ng point, siguro 1 point lang kasi hindi naman siya pumaon. And besides, nag-choke siya ron, no? Bilang viewers lang, no? Hindi ho ako rapper. Baga, tinitignan ko lang, ina-analyze ko lang yung mga binitawan niyang para. Hindi naman siya ganun ka-lalim o patalas para patamaan yung kanyang katunggali, no, mga ka-review. So, yun lang yung makikita ko ron sa para niya. So, panoorin natin tong mga para ni Unico, no? Kung tatamaan ba siya o paano siya labunin ng mga para ni Unico. Kung isipin ang mga mali ko, ako'y tila na inep kaya ngayon ay naparito. Pero sa luni naman, pagtapos kitang mapabilib sa mga video, tatapat mo ako dito sa bonjing nakahawig ni Negatibo. Doon pa lang, panalo. Pero ang taba niya ito ni Bonjing. Bakat na yung puso? Doon pa lang, panalo na. Pag may nabalitaan na handaan na gadagaran lumulusob. Pagtungkol sa pagkain yung segment ng KMJS kung si Gago nakatutok. Sobrang takaw mo kanina nung sinwab test ka, nilunok mo yung pantusok. Patay. Kasi ang taba mo, Bonjing. Gago. Swab test pati yung pantusok ni Lunok. Kaya pala pa na yung andila rito ni, ano, ni Asi Pipe. Ninanamnam niya pa yung pantusok eh. Kasi ang taba mo, Bonjing. Malamang first love na ito, Crispy Empo. Kaya yung kilikili nakakainis, Masebo. Feeling matalino pa porque tumitipsy din na yung pisngi na ito. Inapirang kita kanina kasi kala ko si Pistolero. Kasi ang taba mo, Bonjing. Malamang pag nagsiselfie to. Ito, ano, mga ka-review. Itong simula ng bara ni Unico is, 100% real talk siya. And pangalawa, direct siya. Direct yung mga banat niya doon sa tao na kalaban niya. Hindi siya humahapyaw. Baga sa ano, humahambalos mga bara niya. Pahirapan. Tignan mo nga yung itsura mo. Mukha kang magbubulsa ng espageti sa handaan. Kasi ang taba mo, Bonjing! Bonchog ka, tol! Bonchon pa more! Sige lang sa pagiging sugapa. Yung mga baby pats mo dyan, teenagers na yata. Kasi ang taba mo, Bonjing! Pag nagsuot... Danger ang puta. Suot daw ng kulay itim yung matataba, nagmumukha daw payat. Yun ang sabi nila. Bakit ito pag nagsusuot ng leather jacket mukha siyang supa? Tama na nga yung patawa. Supa po. Sa bagay, di ba yung supa? No, mga ka-review, pag naka-leather, no? Ibig sabihin pala, puta, may mga banat na naman yung mga ano dito, yung mga distract ng kabila, kaya si Pip. Pagtapos itong laban na to, malamang may gagawa na naman ng distract dito. Ah, seryoso tayo. Kilala niyo ako. Sa battle, bihira ako magpatawa. Kasi sa jokes, di ako magaling mga bro. Sumusubok lang ako ngayon ng ibang estilo, baka sakaling pwede kong ibahin yung bato. Sa madaling salita, praktisan lang yung tingin ko sa'yo. Kasi wala ka namang kwenta. Para sa akin kulang ka pa sa knowledge. Kahit magtuto 24 bars ka ba dyan, tang ina ka, di ka nakaka-challenge. Pero siya daw ay diamante ng underground na ngayon lang nakipaggera. Wow. Kailan pa nangyari yun? Diamante na underground, pero ba't yung first round niya parang lamya? Tama, mga ka-review. Well, mukhang tama ka naman dun. Ika'y diamante, pero teka. Kaya pala binayaran pa ako ni Looney para durugin kita, Repa. Totoo pa lang yung diamante dito sa Umu, pwede maging pera. Kasi Sir Looney, pangimagas lang to sa akin. Tong pagkain na dala mo po. Oo, tinawag kitang panghimagas kasi sa laki mong yan, bro. Baka sa tiyan ko, ikaw yung makapuno. Pero lugi, ang dami nagsabi. Lugi daw ako sa'yo. Kasi yun, ko lang... Oh, isa na namang ano yun, no? Isa na namang tira yun, no? Mga ka-review, no? Doon pa lang, tagilid na siya. Ako, maliit na bagay. Tapos, pipe pa yung kahanay. Ako'y mayayari sa'yo, boy.
Subalit nakalimutan nyo yatang ang maliit na bagay. Pag tinapatan ng paypay, maaaring mag-apoy. Ngayon sunog, ising-isi lang sa a- daw yun? Bagay, si sa laki mong yan bro, baka sa tiyan ko, ikaw yung makapuno. Pero lugi, ang dami nagsabi, lugi daw ako sa'yo. Kasi yuni ko lang ako, maliit na bagay. Tapos, pipe pa yung kahanay, ako'y mayayari sa'yo boy. Subalit nakalimutan nyo yatang ang maliit na bagay. Pag tinapatan ng paypay, maa... Hindi ko mag-gets yun. Maliit na bagay. Baga, alam ko bagay. Baga ang alam ko. Maliit na bagay pag sinapatan ang paypay. Ako'y... Maybe, baka... Aaring mag-up! Pero medyo ano yun ha, medyo sa bagay, medyo sa bagay. Kasi gumagamit sila ng multisyllabic eh. Kaya, chef, medyo, siguro ngayon lang ako naka, ano, ng ghetto. Medyo malalim masyado yung pagkagamit niya ng multisyllabic. Boy! Ngayon, ay, double meaning pala yun. Multi-double meaning yata tawag doon. So, correct nyo na lang ako mga boss kasi hindi ko naman masyadong ang inaano ko lang dito is yung bars. Pero mabigat din naman yung sinabi niya na yun. Sunog! Easy-easy lang sa akin na itong si Tungaw! Magsisisi ka ngayon at dito ka panaligaw! Pero alam mo ba, sa mga sinabi ko kanina meron pa akong di nabibitaw. Bars, multi, jokes, wordplay, hanggat wala pa yung personal story pwede ka pang umayaw. Oo nga, no, nabanggit niya na, no? Bars, joke, double. So, yung personal pa ang wala doon. Ibig sabihin, nadala niya na yung apat. Doon pa lang, panalo na siya. Dapat mabigat yung isusumili rito ni... Tawag ito ni Asip Pipe para makabawi siya. Yo! 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 Nakakabwisit! Puro mintis ang hiri at parang chismis lang ang dala. Nakakainis, walang skills, parang nandidis na matanda. Siguro... Ano yun eh? Ah, kasi... Dito sa second round, napansin ko, hindi direct... Direct kayo ni ko yung banat niya. No? Ah, lumilihis yung mga banat niya eh. Imbis na kayong kaharap niya yung banatan niya. Napupunta dun sa iba. Kumbaga nagkakaroon ng ibang meaning. Siguradong babaon yung mga sulat ko sa'yo kahit di ko pa tinodo ang pagtasa. Masisisi ka ngayon, matito ka pa! Nakakabwisit! Puro mintis ang hiri! Yung intro niya ng pagpasok ng para niya. Hiriit parang chismis lang ang dala. Nakakainis, walang skills, parang nandidis na matanda. Oh, diba? Parang nandidis ng matanda. Ibig sabihin, ang banat niya is para doon sa mga dinis niyang matanda. No? Kumbaga yung mga bara ni Unico is yung sinasabi niya na parang dinidis lang ni Unico yung mga matatanda at hindi yung patulad niya bata. Parang baka batang isip, sir. Kasi matanda ka na rin eh. At bata yung maliliit eh. Siguradong babaon yung mga sulat ko sa'yo kahit di ko pa tinodo ang pagtasa. Ano nga palaban mo sa sulugan? Eh ang bobo mo magbasa! Bumatay ka ng bumatay hanggang malasing ka. Mahilig ka lang naman dumayo, feeling mo may narating na. Oh. Mahirap ba tanggapin na, hindi tayo magkatinta. Para alang yung aninsa, mental kala mo magaling ka. Okay, parehas lang daw tayong binto sa ilalim. Yan ang umuugong na balita. Ang kaso lang ako yung bars, ikaw yung pugot na ulo, yung masita. Para alang yung stripes na damit. Yung bars na yon, ano na yun eh, gamit na yun eh. Ito, mga ka-review. Pansinin nyo. Baon yung mga sulat ko sa'yo kahit di ko pa tinodo ang pagtasa. Parehas lang daw tayong ginto sa ilalim. Yan. Diba? Ginto sa ilalim. Yan ang umuugong na balita. Ang kaso lang ako yung bars, ikaw yung pugot na... Diba? Nabanggit na rin to, tong bars na to, sa ibang artist, sa flip-top. Yata, narinig ko na to. Ulo, Yamashita! Para ka lang yung stripes na damit na binili ko kanina sa Manila. Akala ko solid, ang pangit pala na pagkakatahin ang mga linya. Kala ko so, kanina, no, yung round 1 ni hindi ko nabigyan ng points. So, para sa akin, malakas yung banat ni Unico. I think, para sa akin, 5 points yan ang mga ka-review. Saglit lang ako.
No, mga ka-review, no? I think itong round 1 ni Louis is kanya. Kanya to. Takot niya yung points nito. Para sa akin, 5 points to. Pero dito kay si Pipe, sa pangalawa niya, magtapos na natin siya. Malalim ka! Pagtimal lang ako ng amote! Sulat mo, palabas lang habang yung sa akin, may laman na kasobre! Siga-sigaan na porke, hindi ko to forte! Yung siga-sigaan mo, gawin na natin impyerno pag inuwi kita sa morgue! Nag-aya ko ng collab sa akin at hindi ng trip. Di pa ako umuoko, nagsiset na ng beat. Natatawa talaga. Natatawa talaga ako sa dila ni Asi Pipe. No? Labas na labas, parang ahas. Ito na ba yung money reason? Ako yung katamon ng sistema, ang angas nun. May music video pa yun. 2 years na sa YouTube, 15,000 views na ngayon. Siya lang kasi nanood 40 times araw-araw sa loob ng 2 taon. Tapos sa battle, puro nakawal linya. Kaya namimihasa ang bata. Habang ako, umuusad sa sariling barko, siya naman namimirata ng bara. Panay balada ng pagbumuka, hindi pa rin nakikilala ang gara. Medyo matigas din yung ganun, ha? Pero narinig ko na din yun, eh, yung ganung bara, eh. Ingay na sa bigmagit ng camera. Siguro mabibigyan ko siya kung makakarinig ako ng medyo bagong bara. Kasi halos lahat ng ano naririnig ko sa kanya is parang narinig ko na rin sa ibang rap artist, eh. Hindi tulad ng mga distract sa kanya ni Gigi tsaka ni Balasubas. Halos talagang nire-review yung mga bara na nilalapat sa kante. Pa yung nagigitara sa banda. Napanood ko yung review ni Looney at Lanceta sa battle mo. Yung Break It Down, nagbistulang Drunken Master Freestyle Challenge, sukasuka sila sa rhyming mo. Kasi puro suntok, suntok lang ang alam. Rapper ka na yan, huwag ka na mag-hip-hop na shorts, mag-boxer ka na lang. Kasi magaling raw na MC, pero support ka na rapper. Huwag ka na maglabas ng kanta, Genie, mabulok ka sa battle. Tapos burakot pa ng clothing to. Ang suwapang mo, Papyo ka. Hindi bagay sa'yo rap team na uni ko. Dapat pangalan mo, Young Tuna. Di ba sabi niya, durugin mo ako? Eh kung dito, no, pinatamaan niya rin si Young Wan, ano? No, kasi, yun yung point na, ano, yung sa pagiging buraot, no? Masyado na tong, ano, masyado ng personal bumanat dito si... Pero, dapat, kung sino lang yung kaharap niya, sabi nga nila, di ba, kahit sa flip-top, kung sino yung kaharap mo sa battle, o kahit si Looney, sinabi rin ito, dapat dun ka lang mag-focus, no? Kasi malalayo yung banat mo sa kalaban. Durugin ko kayo! Oo, mas bata ka sa akin, ikaw ang magbumukhang uhugin sa laro. Isipin mo na lang, ikaw si Shaggy, ako si Looney, bro. Kahit paulit-ulit mo akong matalo, iba pa rin yung... Ano to eh, self-proclaimed, no, dito. Kunwari lang, ha, pero ganun na rin yun eh. Apa ng uso. Spikes kay Unico. Kahit na, kahit. Shaggy, tas Looney, sip-sip ang puta. Support. Doon pa lang, no, mga ka-review, supot yung mga banat and meron ding mga bars na naulit na rin, nabanggit na rin ng mga nagdaang mga rap artist, ano. And hindi tumalab. Siguro, points ko lang dyan is 1 point, no. Wala kasing kwenta yung mga bara ni, ano, ni Asi Pipe. Nakakapipi pakinggan, ay nakakabingi pakinggan, pero walang... Yo! Wala, kumbaga, no, kumbaga walang buhay. Ito ang issues, di ba? Pinagtatanggol niya yung ex-batalyon kasi binubuli daw ng Donggalo. Pero bago pa yon yung XB, dinis nila ni Makagago. Kaya huwag kang feeling superhero dyan, boy! Walang sense yung Duramo! Tanging nakikita ko na lang na sense dyan ay AdSense lang tarantado! Ayun. Real talk yun. Real talk talaga yun, mga ka-review, no? Wala naman talagang rap artist o yung mga vlogger na nag-upload sa YouTube na ang habol is AdSense lang. Kahit sino tirahe. Kahit nga nung si Makagago, eh. Tinira niya si Francis Magalona is for entertainment only. And syempre, kumikita din siya doon. At ilan na ba sa mga vlogger ang tinira ni Makagago na for entertainment only, di ba? Yung sa ano nga lang, yung nangyari sa sunugan, di ba? Inawarin yung mga. So, ganun lang din yan. Kahit anong diss track, anong bato mo, anong banat mo, doon sa mga DW o Donggalo,
si PP is for ads only lang talaga. Real talk yun. Ni-real talk ka na ng mga Donggalo, ni-real talk ka pa rito ni YouTube. So, Donggalo kasi ako ah. Mas malaki nga naman kasi yung views pag pinagtanggol mo yung... Malaki yun. Malaki lamang nun sa sinabi niya kasi 100% real talk yun. XD, kesa batuin ang insulto. Kaya pinagkakitaan na lang niya yung pagtatanggol. Parang si Tulpo. Dating galit, biglang baet dun sa daga, nakikibounce. Inaasan mo pang nursery rhyming yung kalaban mo, ikaw nga tong tamang dikit kay Mickey Mouse. Dati, may tulo si Iskastakli, oh. Nakakabilib pala yun. Yung sinasabihan mo dati na may tulo sa kanya ka nakikiigib ngayon. Dati ang ex-batalyon ay ang pao. Kaya nga ginigera niya. Ngayon nagmukha kang... Bakit doon makaka-review? Putain na. Real talk talaga to. Namamasko kasi sa mga ampaw nagkakapera ka. Kaya pala naging controversial tong laban na to. Kasi nga, yun nga, dahil 1 and 2, nilamon na ng buo ni Unito pala si Yasipiti. 100% real talk personal yung mga binabanata ni Unito. Dating tumitira sa ex-batalyon. Galit na galit ka, di ba? Ngayon para sa Aguinaldo, kinakapatid mo sila. Yeah. Siya si Ace Pipes. A.K.A. Dakilang Balimbeng, sagad sa pagkakupal. Isa sa dahilan kung bakit yung mga kampo ngayon, nagkakanya-kanya. Ay puta, di nag-rhyme. Ako'y nabubobo na ba? Tinugma ko yung kanya sa kupal. Tuwang-tuwa naman siya. Ulul, fuck all rhyming, sandata ko'y wordplay, tanga-tanga. Kaya para sa akin, yung kupal, tugma-tugma yun sa kanya. Kasi kupal! Proud na proud pa siyang bata siya ni Lu. Review, no? Kita mo yun? Anong tawag doon? Double meaning? Double meaning ba? Pa-comment, ha? Mas di mo yung pwedeng magamit dito. Kasi natapat ka ngayon sa bata na di nagpapabata kahit kanino. Inahamon pa ng distraction si Six Street. Gusto yata magpabibo. Ay, mongoloid ka. Tang ina mo. Ang kamats mo, si Miguel. Baon. Putang ina. Gag. Si Six Street pa hinahamon mo. Dito. Nag-aangas si Gago porkit hawak siya nung nagmumulti. Galit na galit sa mga aso pero nagpapakatuta ka kay Luni. Ayaw na ayaw sa mga yun. Aso. Pero... Real talk yun, mga ka-review, no? Totoo yun, no? Galit na galit siya sa mga aso pero kay Luni, dikit naman ang dikit, no? Bagaya, siya yung ginagawang tuta ni Luni ngayon, eh. Bopols to, wala sarili utak eh. Siya tong nambu, bully. Pambata naman yung pinapakita, parang chuchu, TV. Angas ko, keto dogs, angas. Ang nursery yun ah. Mo, OC dogs. Kaya panis ka sa tong galian. At kung tayo'y magiging aso man, malamang siya chi, wow, kasi sa akin nagulpian. Habang ako naman Dalmatian, kasi kita nyo naman na sa aming dalawa, ako yung mas batikan. Audrey, total mahilig ka man damay, magwalang yaan na tayo. Mahilig man damay, kanina pa siya nang dadabay. Sigurado magbabaray na doro sa banyo sa dami ng ilalabas ko na baho. Yung asawa mo, hindi naman factory worker pero ba't ang daming gumagalaw sa trabaho? Kulang na lang gawin mong camel para kumita ng pera, pasakyan mo sa Arabo. Anong klaseng asawa ka, Unico? Ito yung ano, no? Ito yung minsan ayaw ko sa rap battle, sa tip-top, o kahit ano. Yung mas maigi siguro ang gawin nila Mike Stephen, bibigyan talaga ng magandang tema yung hindi nadadama yung pamilya, lalo-lalo na yung asawa. No, dapat kumbaga bibigyan ng limitation yung gentong klase ng rap, no? Kasi hindi na kasi magandang tignan din minsan or kay wala po. Yun o, ay Sir ano, ay Sir Kaila Sir Anigma, yung may hawak ng mga rap battle. Maganda siguro kung yung aalisin nila yung part ng about sa pamilya. Like asawa, anak, or ano mang basta galit, basta tema about sa family issue, no, mga kapitid. Kasi parang katulad yan, katulad nung nangyari dati kay Sinyo at saka kay Shei, di ba? Nagtik na magkatimandahan niya kayo, no? Nagkatimandahan sa ginawa ni Sinyo.
So, ganun yung magiging, ano, magiging problema ng mga ganyang laban. So, dapat sana, na-distract naman kasi, hindi ganun. Naglalabas lang sila ng mga ganong tema kapag ang distract ay sumusobra. So, tuloy na natin itong laban. Sa katawan ng misis mo, nagagaling pang food trip nyo, ikaw kaya mo lang ibakain yung putin mo. Pero wala akong galit sa misis mo. Kung tutuusin yung tukay ko, sulit bro. Napakasipag tumuwad nung misa pinagtanim ko siya sa bukid ko. Talaga mapapakadyan na lang ako. Ibang klase siya pag nag-init. Hindi ko makakalimutan yung lunal niya sa kaliwang singit. O sabihin mong wala. O tingin na nyo, kapaisip na yan. O ba hindi mo alam? Sabi kasi ng asawa mo, napakababaw mo raw, sumisid ka naman. At yung anak mo, huwag kang mag-alala, hindi ko yung nadadamay. Mamaya magalit pa sa akin yung tunay niya na tatay. Pasalamat kasi... Putangan na talaga to. Natatawa talaga ako dito sa ano niya. Sa dila nito. Ni Asi Pipi. Kaya puro pa... Kaya pala puro si... Kaya pala may bara niyang sisip eh. Malayo pa lang, humahaba na yung dila niya. Kasi nagtanim, todo dilig siya dun sa nanay. Tapos sa'yo lang ibibigay yung bunga. Aba, malaking bagay. Gusto ko... Sabagay, anak ka lang naman din sa labas, di ba? Anak ka lang din bunga sa laro. Kung ba't hindi mo kamukha yung tatay mo, itanong mo sa putang ina mo. At ang dami niya ng kamag-anak na galit na sa'yo, di ba? Dahil doon sa asawa ng pisa mo na hinipuhan mo nung lasing ka. O tingnan nyo, itatagli niya yan. Galit talaga magpanggap. Magpapost pa sa Facebook na hindi na raw siya mag-rap. Kala mo. Hindi ko trip yung ano, yung hindi ko trip yung... personal bars ni Asi Pipe, no? Ang pangit ang delivery niya sa ano, personal bars. Naman may maghahanap. Hindi bagay sa kanya dito na ganito yung ginagamit niya. Wordplay about dun sa personal, no? Personal issue bars. Oh, chok na na. Ako sasabihan mo si Insight na babaero. At least may pumapatol. Ikaw, ilang beses ka nang inipunan sa ulo, ikaw pa rin yung humahabol. Lana, nag-shock na talaga. Damo na to. Naubusan ng laway. Naubusan ng laway si Asi Pipe, mga ka-review. Masasabihin niya, at least matinong lalaki. Papaka-respirado na yan. Tarantado, hindi ka matino. Talagang desperado ka lang. Ganyan ang real talk. Hindi umuugot ka sa sabi-sabi. Para lang may maibato rito, bumubulot pa sa tabi-tabi. Yan kasawa mong ubod ng kate. Yan ang magsisipi mong bangong muting matutulog ka gabi-gabi. At sa lahat ng aking binato, huwag ka nang umasa mga papel pa. Round 1 battle, round 2 this, round 3 na masakir ka. Mahina pa din eh. Tapos may mga chok pa siya, no? May mga time na humihinto siya sa pag-delivery ng bars. Medyo wala, mahina, walang talab. 0 points yung round 3. A-Spipes, hindi ko yung kilala kong A-Spipes. Puro chismis, nak ng puta! Congrats! Para ka ng salpakuta! Tangina! Yo! Ito, para ka yung... Tangina ng A-Spipes, hindi ko yung kilala kong A-Spipes. Puro chismis, nak ng puta! Congrats! Para ka ng salpakuta! Tangina! Yo! Hindi yata ito si Unique mo sa salpakuta. Yun na yun! Wala man lang tirang bumakas. Aba. Sa haba ng preparasyon ni isang solid, wala man lang kabanas. Aba. Alam mo bang parang taekwondo lang ungas? Tong ating palabas! Ngayon, paano ka mananalo kung wala ka namang naisipang malakas? Yo. Ganyan ba ka? Kaya akong mapamis? Oh. Sige lang, okay lang. Nanamin nyo muna. Ganyan yung text. Naisipang malakas! Ganyan ba nga kaya ako mapanis? Asa ka! Pandistrakan ka lang, tangina mo sa akin, dumistansa ka! Nakilala na sana sa rap game, tila ba yung dis? Grasya na! Kaso nagsumiksik pa sa rap battle, yan tuloy na dis! Grasya ka! Ngayon patatahim... Baka wala ng ads, kaya gano'n nag-rap battle. Miking ko na tong pipa, na sa ganun wala na ngang gumagawa ng peking pampahype, kakaumay! Parang batas lang ng Cavite sapagkat di na nga po pwede itong type na maingay. Kasi ang ingay,
kung sino-sino pinapahagingan para lang magtunog na kakabilib. Para may mak... Nakita ni Unico yun, ano? Baga na ibalik niya rin. Ano ba tawag doon? Naibalik niya yung mga sinabi ni Ace-5 na mga pahaging doon sa kampo ng Donggala. Nakinig, nagpaparinig. Tinitira pa yung mga gumagamit daw ng alter ego. Kanilang galawan nilalait. Eh kahit magbilangan pa tayo dito sa karir mo, mas marami ka pa rin pangalan na ginamit. Kasi manggagamit ng pangalan tulad ng ginawa niya kanina kay Young Wanda. Tama naman eh, kasi parang ano eh. Hindi naman to makikilala si Pipe, no? Si Pipe kung hindi siya gumamit ng mga sikat na pangalan katulad ni sa XB dati, tapos ngayon pati-pati na sila, pinagtatanggol niya na sino ba ba mga sikat na ano na rap battle artist na ay mga sikat na artist ng Donggalo tulad ng Salpauta, no? Makaka-review. So yun makaka-review, dito nakitaan siya ni Unico ng Butas. Kaya pala, naging controversial ang pagkatalo dito ni Asi Pipe. Kumbaga, pinaglaruan siya, no? Pinaglaruan siya ni Unico sa laban nilang to. Sixth threat, sa Salpauta, todo please, nasagutin si Gago. Kaso di ka pa daw sapat pips, kaya ikay tablado. Kaya sa mga... Totoo yun, makaka-review, kasi hindi niya na sinagot yung mga diss track na iba ni Lagi kay Ibarra at saka ni Balasubas, no, makaka-review. Bata ka na lang nila. Talagang mauubusan siya ng bara kasi ang bilis magsisagot ng mga yun eh. Tapos samahan pa ni Jyoti na clowning yung pagiging rap rapper, no? Dadaanin ka lang doon sa mga clowning niyang bars. So wala talaga pa si... tulog ng tika ang datingan. Pinawalis, ikay bugbog sarado, pinabugbog lang nung binis, parang si Bong Navarro! Bakit nun? Tangina mo! Pero ayos naman daw, naging resulta, nakilala naman siya. Karir niya napatay na sana yung takbo na paganda. Biglang nagkabis ang puta nung tinira kilala, magpasalamat ka sa kuta yung karir mo na salba! Ganyan sumilip ng angulo, brother! Ganda, no? Ganda ng double meaning. Puta, salba. Ulitin natin ah. Ulitin natin. Pinabugbog lang nung binis, parang si Bong Navarro! Pero ayos naman daw, naging resulta, nakilala naman siya. Karir niya napatay na sana yung takbo na paganda. Biglang nagkabis ang puta nung tinira kilala, magpasalamat ka sa kuta yung karir mo na salba! Ganyan... Magpasalamat ka sa kuta. Sabihin, magpasalamat ka sa puta. Sabihin, kumota na siya. Sumilip ng angulo, brother! Pwede magamit pa na... Magaling yung pagkakagawa niya ng angulo. Hanggang ngayon, iniisip ko pa eh. Pero ang kinalabasan nun, ang tinira niya kasi sa puta. Pak sa kalaban! Puncher! Kaya itong mapapel ay madali lang nabutasan! Di ba ayaw mo ng personalan? Keso gusto mo purong rap skills. Yun yung iniiyak mo sa diss. Pwes anong pakiramdam na personal kita ngayong pinapakitaan ng skills? Ayaw din daw niya yung puro mura. Baka nakakalimutan mo. Dahil sa beep may sinasahod ka, bro. Kaya okay lang kung mumura-murahin ka nila. Sila naman kasi nagpapalamon sa'yo. Ngayon nasaksihan yung aura mismo. Napahiya lang dun si Iho. Itong hari ng distrakan pinagmukha ko lang bagito. Mali ka kasi ng pinasok mo, tol. Iba standards namin dito. Yun, tangina yung bars na yun, wala na. So yun mga... Yun nga mga ka-review, no? Ang binigay ko nung third round ni Asi Pipe is 0. And kay Unico, third round niya 5-0. Makikita naman natin kung gaano kalupit si Unico, no? Mga binitawan niyang bara lahat. Personal, may konting jokes. And direct to the point, no, doon sa kalaban niya na baka. Then, panoorin din natin kung ano yung mga binigay na puntos ng mga hurato dito, no, baka.
Yes, that was a good one, ladies and gentlemen. Anyway, we also right now have another unanimous decision. 5-0. The winner is Unico. Oh, yun, oh, mga ka-review, no? Ang nanalo ng laban na ito is si Unico. And kitang-kita nyo naman kung paano nilamo ng buo si Asi Pipe, no? Mga ka-review, no? Doon sa laban na ito. Eh, dito ako nagtataka dahil itong si Asi Pipe ay hindi binoto. Kaya pala naging controversial. No? At usap-usapan ngayon sa community ng rap, YouTube rap community, no? Mga ka-review. Dahil hindi binoto ng kanyang idolo, no, itong si Asi Pipe, no. Sayang, pero totoo naman nagpakatotoo lang siguro si Sir Looney, no. Dahil kitang-kita naman kung gaano kabigat yung mga barang binitawan dito ni Ace Spike, no. Ay ni Ace Spike, ni Unico, mali pala. And basta natawa lang ako dun sa ang nakaka-attract na sa laban na ito is yung dila ni Asi Pipe na labas na labas. Akala mo isawa. So mga ka-review, pakinggan din natin yung mga sasabihin, ng mga judges dito para malaman natin. At magkaroon din ako ng mga iba pang idea at komento ng mga rapper. No? Lalo-lalo na sa mga tip-top at baka dito na lang tayo muna mag total, eto naman yung ating musika sa pang-araw-araw. Yan, ano yun? Binoto ko si Unico. Pagdating nung round 1, parehas naman silang parang may dumi do sa mga rounds nila. Siguro si Unico may tatlong starter siya. Si ano naman, sa Ace Pipes, naghang ng konti. So parang balance na sila sa mga error do sa round nila. Ayun, munti ako na ibigay yon kay Ace Pipes hanggang sa lumanding yung linya na makapuno. Tsaka yung may isa pa siya malakas doon sa round 1. Alimutan ko lang. Ayun, at nakuha niya rin para sa akin yung pangalawa tsaka yung second round tsaka yung third round. Tumatak sa akin sa second round yung linya na Aguinaldo, yung kinakapatid. Tapos yung sa third round, ayun. Parang kinain niya na doon si Ace Pipes kasi nga. Ganda naman nung topic na napili ni Ace Pipes nung round 3. Ang problema lang parang ang dami niyang nag-joke siya doon, ang daming joke. Sayang, pero ayun. Maganda 'yung pinakita ni Ace Pipes para sa unang battle niya, multihan ng lahatan, kaso nga lang mas may suntok 'yung mga dala ni Unico. Kaya ayun, binoto ko si Unico. Medyo binigyan din ng compliment 'no si Ace Pipes dito ni Apex, no? And nakita niya rin, no, yung mga bigat na bara ni Unico kung bakit nanalo siya. Woo! Yun, gandang laban. Abra. Sumabog ang ulo namin dun. Saya niya panoorin, saya niya pakinggan. Pero bibigay ko yung tatlong boto ko kay Unico para sa battle na to. Unico rin to. First time ata ni Ace Pipes lumaban eh. Magaling siya sa pag may beat na consistent sa rhyming, sa disiplina sa rhyming, tsaka sa punchlines. Pero parang mas seasoned yung na-battle MC yung dating ni Unico sa battle na to para sa akin. Mas pare silang may stumbles, pero mas nagdo-dominate yung isa eh. Tsaka yung consistency at quality ng punchlines, mas talagang masakit at parang malaman. Tulad nung sa round 1, yung angulo niya na diamante. Diamante ka daw, buti na lang. Tapos dito sa Kumu, yung diamante nagiging pera. Ang ganda ng angle na yun. Sa round 2, may gusto rin akong angle ni Unico sa simula ng round 2. Malimutan ko lang kung ano. Pero round 3 talagang sealed the deal sa akin yung ano eh. Naisipang malakas eh. Sabi ko. Ang ganda na doon. Simula parang nung tumama. Ano yung punch na yun, parang ayun na yan. Tapos... hindi pa rin tapos, sunod-sunod pa rin yung mga bara. Props pa rin kay Ace Pipes dahil maganda rin yung pinakita niya, although may stumbles. Pero pwede pang i-improve yun at magsanay pa sa battle rap. Boto ko, 3 rounds, Unico. Yun, Ron Henley po pala, taga Pasig. Ako binoto ko sa round na yun, si Unico. Yun yung pinagbasihan ko sino yung parang
umangat sa akin habang pinapakinggan ko siya dun sa gilid. Yun, si Unico yung parang na ano ko na mas matimbang dun sa laban nila. Although mahirap talagang alamin kung parang parehas kasi malakas eh. Lalo na ngayon nalaman ko na si Ace Pipes pala first ano niya, first battle niya. So tiningnan ko rin kung paano siya mag-deliver, paano niya ipakita yung ano niya, yung rap skills niya sa pagba-battle. And yung si Unico makikita mo talaga yung ano niya, yung experience niya din nando doon. Oh, yung kanina no kay Abraham, maganda rin yung mga sinabi, medyo may compliment din sa mga kapatid kay Asimite. Baga more facts pa, no? So, dito rin kay Ron Hendy, medyo okay din. And yung binoto niya din is si Unico. Kasi mabigat talaga yung bara ni Unico. Yung buong 3 rounds niya. Ganda nung mga may mga maganda linya na tumatak sa akin yung like yung mga ano niya pinagtanggol yung to sa XB yung may tulo tapos doon ka ngayon nag-iigib so parang ganda nung balik na yan at meron pa marami pa nakalimutan ko lang yung iba eh pero yun si Unico yung umano sa akin na nag-stand out doon sa laban na yan kaya binoto ko yung round 2, round 3 kay Unico. Yung round 1, parang pantay lang sila doon. So, yun. Mike Sweet. So, nagustuhan ko rin yung kanta rito ni Mike Sweet, yung bago yung kalendar. Ginagawa ko rin sa, lagi ko rito pinapatutok. Good afternoon po. Ako po si Mike Sweet ng Batangas. Hello. Yes, pinili ko po si Unico because kumbaga si Ace Pipes familiar ako sa kanya pag merong ano beat or structured na kanta. Sinubukan niya sigurong in-apply yun dito, I'm assuming, sa eksena ng battle rap a cappella for 200,000 pesos. Siguro, miss pagsasamantalahan ko yung bawat espasyo. Yun sa akin ang difference kay Unico, miss pinuno niya yung mga punto niya. Whether kasi, personal... Malaki na yung premyo, dapat pinaglaanan mo yun ng ano, na oras. Oras, no, mga ka-review. Dapat pinaglaanan niya ng oras yun at mga bara na magaganda. Okay naman yung mga angulo na personalan. Pero sino yung magbibitaw ng personalan na naka-construct, na pasok dito sa battle rap na may punchline sa huli na tatatak sa mga judges? Miss madami yung tumatak galing kay Unico sa sobrang dami. Wala akong maalala kahit isa sa ngayon. Papanoodin ko na lang ulit. Pero ganun kasi si Unico nag-stutter sa umpisa. Para nahirapan ako pakinggan dahil ang gaganda pero lagi siyang nadedulas or nag-stutter. Pero nung uminit, naramdaman mo, nakikita mo yung tindig niya, yung confidence niya. Tapos kay Ace Pipes, yung choke niya, miss... Ito rin, gusto ko rin itong mag-judge no, si Mike Sweet. No? Kasi ano siya... details talaga yung mga sinasabi niya pagdating sa pag-uhurat. Naka ano talaga siya, naka kumbaga full details yung binibigay niya. Kaya siya na. Minsan kasi may time na katulad sa flip-top, no? Kahit na pangit na yung bara, kahit na malamya na yung tira, is nananalo pa rin. Na minsan magre-review tayo nung gano'n. Lumala ng lumala hanggang sa third round. So, Unico, easy call. Yeah. What's up? Binoto ko si Unico. Unang-una, shoutouts kay Ace Pipes. Saludo dahil unang battle mo to pero pinakita mo talaga na naghanda ka tsaka pinakita mo yung confidence mo. Alam mo yun, mahirap yung unang battle mo, nakaka-pressure agad kalaban mo. Siyempre, seasoned na rin sa battle rap. Tapos andito pa yung nasa harap mo, mga malulupit na rapper, si Ron Henley, si Apex, si Abra, si Mike Swift. Ito yung hurado na dito makikita mo sa mga tol na hindi bias. Kasi may mga time na pagdating sa rap battle, kahit pangit na yung mga tira o mga banat, nananalo pa rin. Marami
things. Since yung mga unang mga laban, no? May mga time na maganda yung pinatawang mga bara nung kalaban, pero siya yung nananalo. Ay, siya yung natatalo ng mga karik. Nadamay lang ako. Yan. So, maganda yung pinakita ni Ace Pipes, yung rhyming niya, nandun pa rin na dala niya sa battle rap. Pero tingin ko kasi si Unico mas sanay siya sa ganitong setup. Lumutang doon yung lalo na sa kung paano i-project yung mga punchlines. Siguro doon lang nagkulang si Ace Pipes. Maganda yung pagkasulat pero yung pagka-presenta. Kitang-kita na si Unico talagang sobrang confident. Meron pa nga siyang mga punchline na pagkatapos niya sabihin, parang sinabihan niya pa kami na namdamin niyo muna, kinallback niya yung kay Apex, natawa ako doon. Mas marami rin tumatak na linya si Unico, mga unique na linya. Kumbaga may mga wordplay din naman si Ace Pipes, tulad nung magkakalat, ililigpit. Pero ibang level yung pinakita ni Unico doon, yung, lalo na yung mga layers ng mga bars niya. Yung mga naalala ko, yun nga, yung tulo, yung mga nakikiigib, yung taekwondo na ayun naisipan naisipang malakas si, yun grabe pati yung Denise Cornejo tsaka Bong Navarro na line ang tindi nun. So para sa akin nung round 1 medyo akala ko nga parang pwedeng manalo si Ace Pipes doon dahil yung first half ni Unico doon medyo paano pa lang pa build up pa lang. Pero nung bandang gitna, nagsimula na siya magbagsak ng mga punchlines doon. So, dikit yung round 1, binigay ko kay Unico. Pero yung round 2 tsaka round 3, na-dominate talaga ni Unico si Ace Pipes. Pero shoutouts kay Ace Pipes and congrats, Unico. So, yun mga ka-review, yun yung mga narinig natin, no, na laban ng dalawang rap artist na si Unico as Ace Pipes, no, mga ka-review. At yun, kaya pala naging Pipes review, no? Controversial, no, mga ka-review, dahil nga yung pinagtatanggol ni Ace Pipes at iniidolo ni Ace Pipes is binigyan siya ng walang boto, binigyan. Hindi pala siya binoto, no, mga ka-review. Grabe yun, medyo ano din yun, medyo sampal sa kanya yun, mga ka-review. Kumbaga parang hindi bumilib sa kanya yung tao. No? So yun mga ka-review, hanggang dito na lang ang aking video reaction about dito sa laban, no? Ng dalawa, si Unico at si Ace Pipes, no? Sa sunugan sa Kumu. So hanggang dito na lang. Peace out.